Lalo pang bumaba ang ranking ng Pilipinas pagdating sa pagsupo sa katiwalian sa gobyerno. Bagay na nakakabahala raw ayon sa isang ekonomista, lalo't nasa gitna tayo ng pandemya. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Mula sa pang-15 pwesto noong 2016, bumaba ng bumaba hanggang sa mapunta na sa 117th place ang Pilipinas sa ranking ng Corruption Perceptions Index ng Transparency International. Sa scale na 0 to 100, kung saan 100 ang pinakamalinis, 33 lang ang total score ng Pilipinas para sa taong 2021. Ito na ang pinakamababang score ng Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sinusukat ng Corruption Perceptions Index ang antas ng korupsyon sa bawat isa sa 180 bansang kasali sa report. Kahilera ng Pilipinas ang Algeria, Egypt, Nepal at Zambia. Lumabas din sa report na mula nang mahalal si Duterte, mas bumaba ang freedom of association at freedom of expression sa bansa, kaya mas mahirap daw magsalita laban sa katiwalian. Pinagbasehan ng Transparency International ang mga datos mula sa World Bank, World Economic Forum at mga private risk and consulting companies. Nakabase ang scores nito sa iba't ibang aspeto ng korupsyon sa gobyerno, gaya ng bribery o panunuhol, diversion of public funds, at kung napapanugot ba ang mga sangkot sa katiwalian. Ayon naman sa isang ekonomista, nakakabahala raw na mas talamak ang korupsyon ngayon kung kailan nasa gitna tayo ng pandemya at bagsak pa ang ekonomiya sa buong mundo. While debt is ballooning, competitiveness is slipping, and we're not being able to attract FDI as much as our neighbors are. Hirap na yung tao nagugutom, hindi makapaghanap buhay, hindi makagalaw freely. And still, makikita nila na people are stealing left and right. Ang isa pang problema, bumabawi pa lang nga ang ekonomiya, lalo naman tayong lumulubog sa utang. Umabot na kasi sa 11.9 trillion pesos ang total debt o utang ng Pilipinas na karamihan ay ginaso sa COVID-19 response ng gobyerno. Pero kahit ito, nabahiran din ang katiwalian. Now yung corruption, if it accrues to the pockets of just a few people, okay? And let me be blunt, no? The Farmali controversy, it's not something encouraging. You cannot really expect, no? Foreign investors to come in kung wala naman silang nakikitang maganda. Hindi pa naman daw huli ang lahat dahil malaki ang epekto ng magiging resulta ng parating na 2022 elections. To get out of this crisis, no, yung governance, no, would be needed, no, to get us out of this slump, no, and to plug these leakages and to make sure, no, that spending will really be used, no, effectively, no, to induce growth, recovery, and in the longer term, no, build up our economic resilience. Handa naman daw tumugon sa hamon na ito ang ilang presidential aspirants. Kaya isa raw sa platforma ni Senator Manny Pacquiao ang paglaban sa korupsyon. Una na rin sinabi ni Senator Ping Lacson na matutuldukan lang ang katiwalian kung mapapanagot ang mga opisyal na sangkot mismo rito. Wala pang tugon ng palasyo sa bagong Corruption Perceptions Index report. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.